Okay. Magandang umaga mga katropa. Nandito na naman tayo sa ating part 2 ng ating pag-aayos dito sa FOA na to. Ay nako, ayan na. Ay, nilagyan ko na siya ng karayong. Niliha ko pa kasi ito, yung looper na to kasi dami na kalawang. Okay. Ay, ayos na dito. Ayan, ayos na. So, nilagay ko na rin to. Dito. Yan, lagyan ko ng sinulid. Problema ko na lang ngayon. Wala dito yung tension disc dito. Mayroon pa to tension disc dito eh. Para sa sinulid. Yan. Tinalian ko na lang ng alambre para di malaglag kasi wala dito yung tension disc. Made in Italy to mga katropa. Kasi nakatali na siya alambre. Made in Italy. Hindi na siya made in China, Japan. Ito yung push button. Ito yung adjustment sa ano, stitches. Okay. Ito mga tropa, pareho lang tong timing nito. Pareho lang to sa mga piping. Tsaka sa ano, mga flatbed. Pareho lang yan siya kasi may looper naman. Okay. Yan. Diba? May looper man. Dalawa lang looper niya. Yung piping isa. Ito dalawa. Pero yung galawan nito saka sa piping pareho lang yung sa flatbed yung pareho na ito sila sa flatbed yung ano timing pero pareho lang sa problema lang nito ito yung dalawang looper to nagkasama na yung dalawa hindi na ito sa adjust na advance hindi dito kasi pag advance mo ito isa masama na itong isa kasi nandito yung tornilyon niya. Di katulad ng flatbed, pwede mo yun isa-isahin pag adjust ng looper. Ito hindi, magkasama itong dalawa, kambal. Okay. Pare-pareho lang yan. Ito, maintindihan to, yun sa mga mekaniko na talaga na marunong. Saka yung mga gusto mag-practice dyan. Ito, maintindihan na ito nila. To. Ayan, maintindihan nila yan. Okay. Mamaya, patutahiin na natin to. Lagyan ko lang itong mga sinulid. Meron pa palang kulang dito. Gagawa na lang ko dito ng alambre. Saka ko na itong linisin pag makita ko na tumahin na. Okay. Oh. May gulay. Sige. Mamaya lang kasi may nag-chat dito sa akin. Nagtanong itong makinan niya. Tingnan ko muna. Sandali lang mga tropa. Okay mga katropa. Another day na naman. Ito mga katropa, nilagyan ko ng plastic. Yung straw lang. Straw ng juice to. Nilagay ko dito. Para dyan kasi ilagay yung sinulid. Dyan. Soksok dyan yung sinulid dito sa straw. Ang original nito, mayroon tong parang bakal na ano eh. Nilagay dito eh. Wala na. Na pwede na itong straw ay imaitiban ko na lang idikit ko dito. Okay, mayroon pa itong isang straw dito, dito ko pa ilagay ganyan para yung sinulid hindi mulaylay dito, tapos lagay ko pa dito isa sa gitna ganyan kailangan may espasyo siya ganyan, espasyo para pag suot mo ng sinulid hilain mo dito, pag suksok naman dito hilain mo naman doon. Okay. Okay mga tropa, diyan muna. Diyan muna na yung gagawin natin. Dikit naman natin ito. Discarte muna tayo. Okay. Nakompleto ko na. Ayusin ko pa itong motor. Yung motor na yan. TC yung tayari na. Itong switch na. Ito yung kapasitor. Nasira yung switch. So, wala na dito yung ano, pindutan. Paano kaya yan? Ano kaya gagawin natin yan? Nasira yung switch. Ayos na. Ayosin ko ba yung motor muna mga katropa? Sandali lang. Sige mga katropa. Okay, dahil sira itong switch natin, wala namang pindutan. Nandito naman yung kapasitor din niya. Nakalagay pala. Ang gagawin natin ito, ilipat natin dito.
i-rekta na lang natin to. Yan. I-rekta natin tong wire kasi wala masyang switch. Lipat natin dito para masubukan lang natin ng mandar ba yung motor. Pero pag okay na yung motor, saka na natin siya ilagay sa switch. Hanap tayo ng switch. Ito isa mong green. Wala to. Wala to connection. So, pang ground lang to. Ito naman isa. Dito, isa lang. Dito, nandito yung capacitor nilagay. Yan, nandito. Kasi pag ito capacitor na to, itong wire na itong capacitor na yan. Pag ilipat natin dito, dito natin ilagay. Babalik na yung ikot yan. Pag diyan natin ilagay yan. Kasi nandito yung capacitor. Karamihan ng mga kapasitor doon sa may motor na kalagay. Ito naman dito sa switch. Naka-design talaga ito sa switch. Kasi malaki itong kahon ng switch. Nandito yung kapasitor na ilagay. Okay. Ang pagbaliktad naman, gusto baliktad rin ang ikot ito. Ito naman. Pag nilipat dito ilagay. Sa kapasitor yan, babaliktad na yan siya. Okay. Dito muna natin ilagay kasi dito yung tama niyang lagayan. Yan. Nadirekta na natin, ilugtong na. Dalawa. Subukan natin siyang isaksak kung mandar ba yung motor. Sana kung mandar pa para wala na tayong problema. Mga katropa, parang hindi mandar. Mogong lang pero hindi sa umikot. Check mo. Okay. Kailangan ko siya tanggalin yung to. Tanggalin yung takip din sa ulo para makita. Makita ko ano nangyari diyan sa loob. Kasi mogong lang siya, hindi siya umiikot. Ibig sabihin, pag umugong, may kurinti pumapasok. Kasi hindi lang makaikot. Okay, yan na matigas. Yan mga katropa, matigas yan. Ibig sabihin agad makaikot, matigas yan. Ngayon, i-on ko. Yan, dahil lang hindi niya kaya i-start kasi yun. Ganito, matigas. Ngayon, i-on ko doon. Saksak ko tapos pag umuugong siya hindi siya makaikot, kutin ko lang ng kamay. Okay. Yung mga trupa umuugong na, kutin ko lang kamay kung ikot ba. Yan, yan naka-start na siya. Okay, mandar pa, umiikot pa pala mga trupa. Problema lang niya, medyo
matigas lang siya start, matigas yung ano. Kasi siguro matagal na siya hindi na matagal siya ng standby. Medyo ginalawang na siguro yung ano, mga bearing. Hindi pa rin siya gano'ng maingay. Ganun talaga yun pag naya hindi na nagamit ang matagal na panahon. Kapagalat-galat lang ito dito sa gilid. Manda naman siya. Pero kailangan tulungan nung napaikot para maka-start. Kasi hindi siya maka-start agad. Masunog pag gano'n. Pag ganyan, maandar na. Umiikot na yung flywheel. Okay na yan siya. Hindi na yan siya problema. Hintayin lang natin kung normal naman. Okay, okay pa siya mga katropa. Problema lang kung hindi maka-start yung kapasitor. Sa bagay kung linisan ko muna ito. Kung hindi talaga ito maka-start ng motor, linisan ko muna itong motor siguro pag hindi talaga kaya i-start ng kapasitor. Kasi medyo matigas siya. Okay, ngayon bunutin ko muna doon. Pintukin na natin. Tinignan ko mga tropa yung bilis ng ikot ang motor. Nasa ano siya, 3000 plus RPM. Ibig sabihin high speed ng motor. Hindi siya low speed, high speed siya. Kasi yung RPM niya. Nandito kasi makikita yung yan, nandito nakasulat yung ano. Yan nakasulat dyan ng RPM. RPM. Nakita mo ito. So RPM ang minimum niya 2850, tapos ang maximum 3450. Sabihin high speed siya, huwag kang mabilis siya umikot. Ginagamit sa mga high speed yan kasi mabilis, kasi may motor kasi na low speed yung mga nag minimum na siya na to, to ay nag maximum lang siya ng 2000 plus 27. Maximum niya is 3 plus high speed siya. Hinto ko na para matigas pa rin. Subukan natin kung maka-start na. Pero kung hindi siya maka-start, pagsaksak ko doon hindi siya maka-start, labunutin ko itong motor para malinis ko yung ano dyan, bearing. Kasi hindi naman siya maingay. Yan talaga sakit niya, mugong lang. Pero pag mugong mga tropa, hindi yan pwede. Payandarin mo na matagal kasi susunog yan. Kailangan i-start, maka-start siya. Pandara. Hindi naman gano'n siya maingay, natahimik naman siya. Yan oh, yan yung pull na ikot niya. Ganyan kabilis. Speed talaga siya. Ayusin ko muna itong motor. Gagawin ko dito. Linis siya. Try ko siyang linisan lahat. Matigas lang yung bearing dyan. Tapos pandarin natin. Pero kung hindi talaga siya mandar, kahit malambot na siya, tapos hindi pa rin siya mandar, hindi sabihin yan may problema na yung kapasitor. Okay! Sige lang ako, ting-ting ka na bay! Okay mga katropa, pabaklas ko muna itong motor sa Kaiboy. Kaiboy liit. So, linisin ko na rin lahat dyan. Sige mga katropa, mamaya pagbaklas dyan, pakita ko sa inyo. Para may mayroong idea din na actual na paggawa ng mga motor na ganyan. Okay, hanapin ko muna si Boy liit. Okay, salamat. Okay. Binunot na ni Boy liit yung ano. Tatanggal na. Pindutin mo yung ano. Baka may nakalakyan yung gilid dyan. Yan.
ito, nakapula ito, mga dinairing na ito sa loob. Saan ka rin mo yung ibang motor, mayroong butas dito yan. Makita mo dito yung bearing. Pero ito, buo. Walang butas. Iba-iba talaga tsura ng mga motor. Hindi na siya pwede dito tanggalin. Dahil nakadugtong na lahat. Ba't dinugtong na lang nila yan? Paano lang tanggalin yan? Nandiyan yung wire sa loob. Sige, nalinisan mo muna yan. So yung ano dito, ito, itong flywheel niya. Natanggal na yung tornillo dito malaki. Ay, di namin matigas, di namin masungkit dito dahil kukunti lang yung nakalabas. Pupukin namin ito silalim para makalabas yan. Okay. Sige. Dito. Yan. Yan. Dandan lang. Dito lang sa tapat. Oops. Kaya tanggalan namin, pero matigas siya tanggalin, galing nga siya pupukin. Sige, linisan mo, boy, tapos tanggalin mo ito. Tanggalin mo ito. Ang sunod tanggalin, yung ito, itong takip na ito. Para mahugot na yung buong shafting niya, yung amateur. Kaya matigas ko rin yung motor nila yun kung wala. Yeah, tatanggalin na yan. Ito, makita na natin dito kung paano itang tanggal na yan. Pupok mo lang, hindi mo masikot na yan. Ito. Ano? Ito kasi mo. Oo, kaluan dyan. Ano na lang lang naman yan. Okay, tote. Tote, ayun, nakapit na sa uhunog. Itim na to, oh. Grabe ka-item na nito. Pag ganito mga katropa, parang sunog na. Pero mandar pa naman siya, pero wala na, itim na masyado. Parang hindi na siguro magtagal to. Kita nyo, sunog na talaga. Siguro nung araw to, pinandar to kaso lang. Baga hindi umikot. Napabayaan yan, umitim na yung kabila. Pag mayroong mag rewind dito, ito pwede naman i-rewind to, ito lang kabila. Rewind ito, hindi ito na sira, ito lang, ito mandar pa siya kasi hindi pa kasi nasunog dito banda, saka hindi siya napuruhan. Mandar pa. Kailangan para di sa matuluyan talaga masunog yan. Palambutin na ito, matigas ng bearing. Ipakpak mo ito ng bearing. Ihugutin mo. Taktak mo na uli. Ayusin mo baga masira yung pwede, no? Yan, tanggal na.
Oh, matigas. Oh, matigas siya, oh. Hindi agad ikot. Hindi niya kaya ikutin to kasi medyo makanit. Tsaka, para mahina na rin yung winding niya dahil may sunog na. You know? Mahina na siya. Pero, subukan pa rin natin na mapalambot natin to para maayos natin yan. Sana kung manormal lang ikot dito sa bearing, hindi yan matuluyan yung team na yan. Oh. Sige. Try lang natin kung ano mangyayari. Oh, tanggal ko na yung takip dito. Ito. Yung takip na. Pwede mo siyang tanggalin. Tapos parang may mga grasa pa sa loob niya. Yung grasa niya parang ano, tumitigas. Yan, tumitigas. Lagyan ko lang ito langis para di mo na bulas. Okay. Okay, lagyan ko na langis tapos balik ko dito. May tigas yung mga grasa. Okay, ito siya naman. Sungkitin natin yung takip. Dito sa loob tayo magsungkit. Yan, yan sa loob yan. Lagyan natin langis to. Yan, madami na siyang langis. Balik natin ang takip. Yan, lagay ko na. Ngayon, banda rin natin. Lagay natin dito. Ayan. Ayan. Tapos ito. Itong takip. Okay. Yan, pandarin natin. Saksak natin kung mandar ba? Sana yan. Sige, hindi siya umandar talaga mga katropa. Oh, umandar siya, malambot na. Pero hindi siya umandar pag yung kapasitor.
Sira talaga kapasitor niya, wonder pa. Ngayon, kumuha ko na ibang kapasitor yan. Sinubukan ko lang. Doon nakagabit sa ibang motor yan, yung kapasitor na yan. Kasi hindi rin maandar yan doon, sinubukan ko lang dito kung yung isa, yung galing dito, sinubukan ko doon. Kung maandar ba, hindi rin maandar. Ito rin, hindi rin maandar to doon, ibig sabihin, di kaya ng kapasitor, sira yung kapasitor. Yung isa sinubok ko doon sa ibang motor, hindi rin makandar. Hindi maka-start. Ibig sabihin, sira yung kapasitor. May ikot naman siya pag ikotin, maandar naman. Ikotin ko na lang. Okay. Para ma-testing na natin yung makina. Okay, katrapas. Linisin ko muna itong... We'll be right back.